true love. Kung hindi pa, ano ang iyong batayan sa pagpipilit ng iyong magiging true love? Ang ilan po kasi sa atin ang batayan ay ang physical na kaanyuan, yung kagandahan o kaya yung kagwapuhan ng isang tao. May ilan naman na ang basihan ng kanilang true love ay yung kanilang nararamdaman, hindi yung kanilang nakikita. Yan po ang kwentong pag-ibig na tampok natin sa ating video sa araw na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa ho nakasubscribe ng ating channel, maaari pong pakisubscribe. I-hit na rin po ang maliit na notification bell para kayo po ay ma-notify once na tayo po ay may mga bagong video na in-upload. Halina't sama-sama po natin panoorin. Sama-sama tayong ma-inlove at kiligid sa kwentong pag-ibig na handog natin sa video ito. Mga kababayan, andito po tayo ngayon sa bahay ng, sabi ko nga kanina, isa pong inspirasyon, isa pong simbolo ng tunay at wagas na pagmamahal. Kilalanin po natin ang mag-asawang ito. Si Ronaldo Alforte, mas kilala bilang T-Dort, no? Opo, opo. Oo. So, familiar siya sa inyo dahil sa Quezon. Isa siyang traffic enforcer. Ilang taon ka na? 59. 59? Uy, 1 year na lang. Senior na, pero hindi halata. Oh, yun lang ako. Hindi halata. Ikaw ba, ang pangalan? Mimi. Mimi. Urayan. Urayan. Bali, kami noon, dating niya tilipi ako ng, yung dating PNP na sa mga nagabantay ng baliw. So, nagda time na yun na doon sa LGU, munisipyo. Galing po siya sa panitian noong time na yun. So, pag-uwi niya, nawala siya ng 500. So, duty ko yun. Yun ang unang pagkakakilala ninyo? Yes, sir. Tapos, nung time na yun na nagro-robing ako doon sa mga mahogani sa loob ng munisipyo, nakita ko po siya, Miss o Mrs., huwag na po kayo magtago dyan. Kayo nagtanong? Opo. Inikot ko po yung area ng mahogani. Mm. So, nakita ko siya. Miss o Mrs., saan ang punta nyo? During that time na yun ay duty ako noon. Nagro-robing kami sa loob ng munisipyo. So, nakita ko siya. Galing po siya ng panitian. So, hindi siya nakauwi. Hindi siya nakauwi kasi nawawala. Wala yung 500 niya. 500 niya. So, doon kami nagka-develop. Ngayon ang pagkikita niya. Opo. Sumunod nun tayo na sinusundo ko sa mamaan. Tagmamaan? Opo, tagmamaan. Sa taas, tagbay. Sa tagbay, mamaan. So, sinusundo ko siya doon para may kasama ko sa duty ko. Pero, ilang buwan siya niligawan ko po? Wala. Hindi ka niya niligawan? Paano po naging kayo? Sa akin kasi, parang maano ba yung istorya ko mahaba, tapos hindi ba kami nagkaano yung kapat yung ate ko, hindi kami magka, baga hindi kami makakus, tapos parang hindi niya na ba ako tinutuloy na kapatid. Siyempre, nasaktan ako, pero hindi ko na hinihisig na kung anong mangyari sa akin, kung halimbawa makahamak man ako, wala na. Basta sa akin, sabi ko, kung sino sana makaano sa akin na makatira lang ako ng maganda, wala na akong inin na ganito ganyan. Hirap kami kasi namatay yung tatay ko, tapos yung kapatid ko maliit pa sa loob pa yung pagkaiwan. Tapos, napunta ako din sa panitian sa pinsan ko. May tira ako kasi kahit ano, ginagawa ko, nag-augas ako ng plato. Sabi ko, ma'am, pwede po patrabahuin mo ako, kaya ako kahit ano, basta yung kaya ko lang. Tapos sabi niya, oo. Tapos binabayaran nila ako. Minsan, mayroon. Kasi mura pa yun noon. May 50, may 100, isang aral. Yun na yung pangtustos mo sa yun ang pangtustos ko. Pagkatapos yun, nagtago ako. Kasi mahirap kasi tricycle pa noon. Mahirap yung magpunta doon sa tagbae. Kasi wala pang kalsada doon. Mahirap pa. Mahirap pa. Kaya natatakot kasi ako. Pero wala na ba akong takot sa ano ko kasi wala na kasi akong ano na kung ano mangyari sa akin. Paano siya nagpropose? Ano siya yung ano lang kami nagkilala. Pagkatapos hindi niya ako linigawan. Tapos sabi niya magsama ka sa akin. Mag-asawa tayo. Hindi ko na inaalam kung ano, may asawa ba siya o ano, basta sumama ako. Yun pero nung panahon na yun, wala ka ng asawa na? So, nung time na yung panahon na yun na
yung una kong asawa, malakas siya mag-inom. Abisyo. So ayaw ko sa babaeng mag-inom. Lalo na pag ayaw ko sa duty ko, uuwi ako, ako pa lahat, laba, ibig, loto, siya, nagtatagay na. So ayaw ko nang gano'n na magiging pangasawa ko na nag-inom. So kaya nag-propose ka sa kanya? Opo, sir. Ano po yung nakita niya sa kanya? Ang sa akin lang, ang hindi naman sabing hinahabol ko yung mga, yung hinahabol ko yung kalagayan niya. So medyo naawa ko dahil sa ganyang kalagayan niya, kaya doon kami nagkasundo. Pero sa damdamin, mahal mo siya? Opo. Hindi dahil sa nawa sa kanya? Opo. Hindi talagang mahal mo siya? Sa kanya po, ano po nakita niyo sa kanya na napamahal na rin niya sa kanya? Siyempre, mabait siya, lahat ng mga sweldo niya, ginaano niya sa akin. Kasi nagagamit lang ako ng maganda dahil sa kanya. Nakakain lang ako ng yung hindi ko dapat makain, nakain ko na sa kanya. So, ibig sabihin po, yung kwento po talaga ng buhay ninyo ay mula talaga sa walang-wala. Wala. Hirap po talaga kayo. So, nung nakilala niyo siya doon niya, doon ka na nakakain ng maayos. Oo. Yun, kung naranasan ko yung ganitong buhay, kahit papano, kahit ano yung, basta makakain lang kami tatlong bisig, okay lang sa amin, kahit maraming tubig na marating sa amin, kinakaya namin. Wala pa kayo anak? Wala. Wala planong magkaanak? Ano matikas yung anak namin. So, ibig sabihin, meron may anak na sana kayo? Namatay? Hindi ka na sa sariyan? Hindi. Sa bahay ka yan, anak? Nung anak ko ako doon sa kwento. Patay na paglabas? Oo, patay. Hindi na maka, I'm sure, hindi na maka labas kayo. Medyo na ano na, na nasakal. Hindi siya maka... Sayang naman. Pero may chance ka pang mga anak? Hindi ko lang alam. Ilang taon ka na? 32. Ay, mayroon pang pag-asang anak. Ano po yung kinabubuhay nyo ngayon? Ang kinabubuhay namin, yung pa-kunting kwan ng mga anonimusis lang sa ano. Totally, ako ang may trabaho si Mrs. Ang. Sa bahay lang. Kasi dahil nga sa sitwasyon niya. Pagpanganak po sa inyo, ganun na po. Hindi. Ano pong nangyari? Kasi yun, hindi ko lang kasi alam, kung ito lang sa akin, linagnat daw ako, tapos namaga daw yung pa ako. Siyempre, walang-wala talaga kami. Mahirap lang din yung magulang ko. Hindi na rin ako napagamo. Nag-upulyo siguro, ano? Opo, kasi nung the time na yun na tanghalin tapat, so yung bilang nanay niya, nagdadamo. So inabutan ng malakas na ulan. Pasma. So, pasma siya. Totally, ano siya yung... Ano yung nilagnat bago na po na pulyo na kinalabas ang pulyo. Ilang taon ka nun? Hindi ko lang alam kasi pagising ko ganito na ako. Na magkamalay ka? Ganito na. Mga isang taon siguro mga ganun. Hindi mo na maano? Mga isang taon siguro. Kaya yung iba nga naiingit nga ako sa kanila kahit nakasaklay sila. At least nakakaano din sila, nakakalakad sila kung saan saan. Pero sa akin wala. Pero minsan nakikita ko siya sa ano, palingke. Kasama ko siya. Ah, pagkasama ka. Mabali, pagka ano, isasakay ko lang sa top down, bago kung gusto niyo kung anong bilhin niya, kasama na yung pang-ulam-ulam sa ano, sinasamahan ko po. Eh, ilang taon na kayong magkasama? Nagsama kami siguro mga... Mga... Limang taon na. Ay, bago pa lang. Kasi yung anak... Limang taon na. Kanina, sabi mo, sumama ka sa kanya dahil sa kahirapan ng buhay. So, ibig sabihin noon, nung time na niyaya kanya, wala ka pang damdamin sa kanya? Wala pa kasi akong balak na hindi ko pa naranasan yung paano maano. Eh, siyempre, gulong-gulo kasi yung ano ko. Hindi ka natakot na... Niyaya ka niya? Hindi na, kasama. Kasi wala na akong anong gaya na matakot na kung ano, wala na. Sa inyo po, anong pumasok sa isip niyo na sa akin niyaya naman, mo siya kasi, sama na?
Yun na nga yung pangyari na bago kami nag-iwalay nung isa, ayaw ko kasi yung nag-iinom. So, at least, magamat na pumunta ako sa munisipyo, humingi ng travel expenses para may hatid ko yung una kong asawa. Ay, natagulan kasi niya! Kasi baka may mangyari dito. Ikaw ma... Naglalaga-laga-laga paggabi, baka mamaya masaksak or ma-accident siya ng mga kalalakihan. Nakaponsisi ng mga magulang pamilya. Ng pamilya ng... Kasi may mga anak yun eh. Opo. Oh. So ngayon, masasabi mo talaga ang mahal mo na siya? Oo. Pero yun noon, pagsama namin, bulag pa siya. Ah, ano nangyari? Bulag ako. Totally, may, medyo nagkaroon ng ano yung mata ko nung salukuyan na sa mga 1.5 kilometer from Tagbae. So nagkaroon ng komplikasyon yung mata ko, na bulag ako. Siya po yung nag-aalaga nung bulag ako. So po, lumapit ako sa awa ng Diyos. Lumapit ako sa ating gobyerno, sa ano ng GCA. So natulungan din ako kahit paano. Tapos tumiritso po ako sa eye center. Eh oh, lumapit po ako doon para ma-schedule na po yung mata ko para makakita ko. So ikaw nag-ahaga? Nung bulag po ako. Bulag ka? Nag-ahaga. Doon sa mamaan doon sa buk. Ay, ikaw ang buka doon? Opo. Nung una kayo nagsama doon kayo tumira? Opo. Kasal na kayo? Bali sa... Wala pa. Pero may planong magpakasal? May hindi po na ako sa mga nakalakang kasi lang wala pa kasi. Pero importante ngayon, kayong talaga magmamahalan na. Dati kasi, si Cathy Dord naawa dito. So, ikaw naman siya, walang-wala. Kumbaga nararamdaman niya, eh, wala na pupuntahan yung kanyang buhay sa kahirapan. So, nung inalok ni Cathy Dord na magsama, sige, no? Pero sa ngayon, talagang nagmamahalan na sila. Hindi dahil sa awa, kundi dahil yun na yung nararamdaman ko talaga niya. Talagang nagmamahalan sila. Ano? So, napakaano ng kwento ng dalawang ito. Si ate po, mayroon po to siyang kapansanan. Mayroong polio. So, hindi siya nakakapaglakad. No? Parang pagapang. Nasasabi mo ba na siya forever? Hindi ka na mag-ahanap sa'yo. Ano yung nakita mo sa kanya? Kung sa'yo ugali? Okay naman po sa ganong pagsasamin na almost 5 years or 6 years. Nakikita ko naman po sa ugali ng asawa ko. Kung anong dadatlang ko, kahit sa pera ko, anong dadatlang ko, yun pa rin yung pera. Hindi niya na pinabawasan. Pagkos nagpapaalam siya sa akin pagka kailangan niya mag-delay kung ano yung gusto niya. Masikaso na siya. So ngayon may katuwang ka sa buhay, ito naman may katuwang na rin. Sabi mo kanina, nakakain mo na yung gusto mo, nasusuot mo na yung gusto mo na dami. Dati kasi sa kahirapan talaga. Ano man ang sabihin nila, ng ating panayam kay Mimi ay naglabas ito ng sama ng loob. Sama ng loob, naramdam ko ay dala-dala niya pa hanggang sa ngayon. Kung ano ang sama ng loob na ito, halina at panoorin natin sa pagpapatuloy po ng ating kwento. Alam niyo, may kwento pala ito si ate. Kung natatandaan niyo yung panahon ng pandemic, yung kasagsagan ng pandemic, mayroong amelioration program, yung 5,000 cash na ayuda ng pamahalaan. Ito po yung kwento. Si ate, kung nakita nyo sa video, gumagapang, halos gumagapang maglakad. Ano po? Pumila siya doon sa amelioration na yon, pumila siya. Alam naman natin pagkahaba-haba ng mga pila na yon. Siya, pagapang kung maglakad. Nung nasa binabalidate na yung kanyang mga papel, nabigyan ka ng 5,000, hawak mo na yung 5,000. Wala pa. Doon pa sa ano yung parang... validate. Binabalidate. Oo, sa payroll. Sa payroll na. Oo. So, nung binabalidate po yung kanyang papel, si Kuya, sabi nga natin kanina, trabaho niya ay isang traffic enforcer dyan po sa Quezon, sa LGU. Contractual lang. Oo. So, ang sahod ay 5,000, in-increase ng 500, 5,500. Yung amelioration na yun ay 5,000. Hindi man lang na-considera na
para na yung kay ate sana yung 5,000. Kung siya po, ang sahod niya sana ay 10,000, 15,000 pataas. So, kahit hindi na sila pipila doon eh. Kasi mas marami na nangangailangan, di ba? Maunawaan nila ang problema. Kasi ate, hindi nakakapaglakad. 5,000 lang yung sahod ni kuya nung time na yun. Aba, disqualified na hindi siya qualified. Na kasi nagtatrabaho si kuya. Yun ang katuwiran nila. O yun yung katuwiran. Yun na nagtatrabaho si kuya sa ano. Pero human consideration na lang sana. Si ate pagapang maglakad. Diba? Nakita nyo naman kayo na pagapang maglakad. Tapos ay pagdating dun sa amelioration na yun, pinagkait pa kay ate. Diba? So, umiyak. Umiyak ate. Sino ba naman di mapapayak? Gumapang ka na magpila doon pagkatapos nung nasa ano ka na. Dapat may nakapansin doon ay si ano yun na, si Tidort yun ah. Hindi pwede yun. Na, dapat nasa ano na yun, hindi na siya kasama sa payroll. Dapat pinuntahan ka na agad. Pwede hindi masakit. Ang masakit kasi doon pumila eh. Yun ang masakit. Dapat sana hindi na tayo. Asa-asa ba nila ako? Ano sa medyo napayak siya. Sabi ko, sabi nung may tindahan doon sa panitian, hindi na sila naawa sa tao pagkapang-apang na. Ilang bisik na balik-balik doon sa pilahan. Sabi ko, ma'am, ang Diyos na lang ang nakakalam. Paubaya mo na lang yan. Kasi yung para sa'yo, baka yun ay yung ang blessing ng Panginoon, ibahagi mo sa iba. Sa iba. So, huwag mo nang pansinin yun. Kasi alam nila nang sa trabaho ko sa munisipyo, abong akala nila ay malaking sahod. Medyo delay pa nga ang seldo sa munisipyo, pero nasa seldoan. Yun lang yung alimeration na ayon na kay Mrs. ay sa loob lang ng isang taon, walang nangyari. Walang nangyari. Walang nangyari. So, sa sila ay nagbibigayan na doon, ito naman, dahil sa matataas sila, malalaking tao, si Mrs. ay nasa pagkapanggapang na magpila, igaganon yung paa para makapunta lang doon para maghintay. Dapat ang inuuna nila yung may mga ganyan may kapansanan. Oh, yun. Isa pa yun. Dapat. Sa patas. Talagang priority pag ganyan na halimbawa putuhan. Oh. Yan talaga dapat, na uunahin may mga kapansanan. Dapat siya lang ang pinauna sa pila. Pumila ka regular na pila. Oo, pumila rin siya. Kaso lang ang nangyari doon, sir. Sa dulo. Tapos tinawag na nila ako. Yung pangalan ko. Tapos naghihintay na ako sa baba, siyempre mataas sila. Tapos binaklip na nila yung pira. Tapos may nagsalita yung isa, sabi niya, ay, hindi pwede bigyan kasi may trabaho yung asawa niya. Tapos sabi niya, mag-uwi ka na doon, wala na sa'yo, may trabaho pala yung asawa mo. Masakit ba sa loob ko? Nakikita na nila kasi pagapang-gapang ako, bakit kasi binawian pa nila? Ayun. Alam, marami talagang ano na pinaasa nung panahon na yun ng amelioration na yun. Pero yun nga, kahit ako nakita ko sa kalagayan ni ate, dapat po ay kinonsider na lang. Siguro kahit yung ibang nakapila doon, matatanggap na rin nila na i-consider ka. Sila, kompleto yung paa, pumila doon eh. Nakapatay yun ang maganda. Talaga. Diba? Wala pa nga kaming kabigas-bigas yung ulo. Yung time na yun. So umuwi ka ng wala. Umuwi po kami ng wala, tapos nagpunta kami doon sa kamag-anak niya, nakitang kami para makabili kami ng bigas at saka kape, kung ano-ano dito sa bahay. Yung inaasahan niyang 5,000, wala. Nagtawag sila ng gabi, kasaya-saya ko ba? Sabi ko ay magbili ako ng bigas na kalahating sako para matagal na sa atin yun. Kahit masilduhan ka ng matagal, minsan kasi nabibili. Basta mayroon na tayong isda. Kasi naiiwan ako dito, ako lang mag-isa kasi wala po at kapitbahay na magaganda yung mga ugali. Ako lang mag-isa, limbawa wala kami bigas, wala kami natakbuhan kasi mga kapatid doon sa Tagbati. Malayo, no? Malayo sila. Wala ka mag-anak dito? May kamag-anak din ako, kaso lang mapapride. Yung talaga problema sa kamag-anak minsan. Ay, talaga totoo. Hindi man nila nakikita yung katayuan ko. Parang matataas ba sila? Pero wala man ako magawa kasi hindi ko sila maabot. Kumbaga, sila langit, ako lupa lang. Alam mo si ate, parang nararamdaman ko, punong-puno ng ano si ate? Punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng galit sa hinanakit sa buhay. Di ba? Nakikita ko sa ano talaga. Parang kung pwede niya lang ipasabog lahat ng kanyang nararamdaman,
ay ginagawa niya na ngayon. Isa talaga doon sa nararamdaman ko yung sama ng loob niya nung panahon ng amelioration, pamimigan ng amelioration, na yung SAP yun eh, SAP. Yun, amelioration program ng DSWD. Pinapila, pagkahaba-haba ng pila, regular ang pila niya, hindi mo lang siya pinarayot eh. So pagdating sa dulo, sabi nga ng kanta, nabali ang sanga. Dahil pagdating sa dulo, na-disqualified, na-invalid yung kanyang papel dahil si kuya ay empleyado ng casual sa municipal traffic enforcer. Hindi na, ngayon ko lang nga po nalaman na ang sahod pala ng traffic enforcer natin dyan ay 5,500. Sa mahal lang bilihin ngayon, hindi maka... So, hindi. Five, ano? Nung panahon ng amelioration, magkano sahod mo? 5,000? 5,000 lang. Yung so, malaking bagay na talaga sana yun, ano? Okay sana kung si kuya, ano eh, yung malaking sahod, walang problema. Na, ano, ang hinanakit ni Ade, para na sana sa kanya yun. Di ba? Totoo yan, sir. Oo. Pagapang kung maglakad. Kaya ngayon, kung mayroong mga program-program ganyan, hindi na ako naniniwala, hindi na ako pumupunta doon. Minsan nga, dito sa amin, may nagpunta ng ano dito, yung sa ano, naaapakan ako, kaya ayaw ko na magpila-pila. Yun, yun talagang masaklap dito kay ate. Hindi talaga siya nakakapaglakad ng maayos. Pipila siya, paasahin lang. Kaya ngayon, nadala na siya sa mga programa ng gobyerno. Ang masaklap nito, baka hindi na ito bubuto, ate. Baka hindi ka na bubuto? Hindi, bubuto. Bubuto pa siya, ate. Kaya, ate, butuhin mo talaga yung, ano, hindi tayo nangangampanya dito, pero yung sa tingin mo ay karapat-dapat. Sabi ko nga kanina, dapat may program yung LGU, no? Sana yung uupo, o yung mauupo ay may program kayo. Para po sa mga PWD, mga kababayan natin, napakalit na porsyento po ang mga PWD sa isang bayan. No, kung bibilangin natin dito nga sa area na to, si ate lang nakita kong PWD. So, maliit na porsyento talaga. Paglaanan po natin sana ng time. Kaya si ate ngayon, masamang masama ang loob doon sa... Pero hindi po kayo nag-iisa, marami po talaga kayo na ano. Oh, pero parang sa isip ko lang, ako lang talaga hindi nila tinutulungan, pero yung ibang katulad ko, tinutulungan nila, pero kapag ako wala. Yun. Yun ang sabi nga ng Queen Dato lamang ang makure. Ano? Ramdam ko si ate talaga na may hinanakit talaga sa mga ganong mga programa. Pero anyway, at least wala kayong tinatapakan tao. Wala. Yun yung importante. Literal nga, ikaw ang tinatapakan. Ako lang. Siya naapakan pag pilahan. Dahil sa pilahan. Ginaganong pa ng paana, apakan yung mga paano. Maliliit kayo, naapakan niya. Kaya sumbong sa akin, alam nga bang magwala ako doon eh, pilahan yan. So yan po yung kanyang paakong titingnan natin. Ayan. Lumiit na. Hindi mo yan nagagalaw? Hindi. May pakiramdam siya? Mayroon. So yan. Kaya kanina sa video makikita nyo rin na pagapang talaga siya maglakad. So imagine ninyo haba ng pila. Sino ba namang hindi masasamang loob? Eh ngayon ano na lang ang ano mo, ang hiling mo? Ayun, kasi napanood ko TV si Kaso yung wala siyang paa tapos may para siyang ano yung parang motor apat yung gulong. Gusto ko sana makaroon ganyan para kung halimbawa magpasyal-pasyal ako para wala na akong kahit hindi na ako alalayan, meron na rin akong gagamitin. Marunong man ako magmotor, marunong ganyan no yung top down namin ginagamit ko. Kaso lang takot ako kasi parang maano kasi yun. Kahit ganyan lang sana.